Idol, makakausap po ninyo si Serge Anthony Bermudo via FB Messenger. Nireklamo niya, Idol, ang kanyang asawa dahil sa nagkahiwalay sila, Idol, dahil sa hindi siya nakasaing ng bigas sa rice cooker dahil busy nga siya sa oras na yon dahil siya daw po ay nagjo-jogging. Sila'y kinasal noong January 3, 2020, Idol, at nakipaghiwalay daw January 27, 2020. At dahil lang sa saing, tinamaan ang lintik na to. For real? Totoo ba to? Totoo, Idol. So, next thing nyo itong sumbong, baka naman prank to. Di ba prank to? Yung mister niya, Idol. Baka mag-propose siya ulit tapos gagamitin yung programa natin, di ba? Sure kayo? Sige, dahil sa saing, ha? Tignan natin. Pag ito'y prank, sasaing yung kwelat dyan sa likod. Sige. Eh, Sir Serge Anthony, magandang hapon po, Sir Serge. Hello, good afternoon po, Sir. Sir Rafi. Sir, parang hindi ka panipaniwala itong sumbong ninyo dahil lamang sa saing, ilang araw lang yung inyong kasal nag-last at hiwalay na agad? Oo, totoo yan, sir. Totoo po yan. Okay, ulitin natin, sir. Kailan kayo kinasal? January 3 po. January 3, 2020. And then, kailan po kayo nagkahiwalay? Hiniwalay niya ako January 27, 2020. Yeah. Oh, edi 24 days lang ang kasal ninyo. Anong nangyari, sir? Totoo ba dahil lang sa saing? Opo, sir. Hindi ko lang alam. Baka excuse to niya eh. Ito pwede po. Sige po. Kasi ako, criminologist po. Bago lang ako naka-pass ng board exam sa criminologist. Okay. And then, nag-part-time naman ako doon sa St. Louis Review Center. Busy po ako. At saka, syempre, nag-apply po ako ng BFP po, Bureau of Fire Protection po. And then, kailangan talaga mag-jogging kasi may agility test yan eh. 5 p.m. po, nag-jog ako sa Numay Boulevard dito sa Dipolog. Tumatawag siya, magluto ng kanin sa rice cooker. At saka, expected po yung time dumating siya, mga 7 p.m. Then, dumating siya ng maaga kasi nakasakay daw siya ng ambulance. Kasi nurse siya eh. Oh. Dumating siya ng 6. Ganon. Hindi pa ako nakapagsaing. So, yun. Nagalit. Napakababaw noon, sir. Pinakababaw. Wala nang bababaw po sa lahat ng mababaw. Oo nga, sir. Pero paano pag sabi niya, hoy, hindi ka nagsaing, hiwalay na tayo, ayoko na sa'yo? Oo, meron pa. Dami pa siyang minaano siya, sir. Pinagsabihan pa ako ng para kang wala kang silbi. Dapat siya, tutulong eh, kasi nurse siya eh. At lahat po ito nang dahil lamang sa hindi ka nakasaing? Opo, sir. Doon po nagsisimula. Gaano katagal po yung inyong diskusyon? O baka naman, sir, nasaktan mo siya? Nagkasakitan kayo? No po, sir. Hindi ko siya sinaksaktan. Sige, sir. I-analyze ko ha. Sige, dumating siya, wala pang saing, sumiklab siya sa galit, marami siya mga pinagsasabi. Ano po halimbawa yung mga pinagsasabi niya sa inyo, mga pananalita na hindi maganda? Yung pinagsasabi niya ako, sir, para kang wala kang silbi, wala kang trabaho. Nag-a-apply pa lang nga ako. Bakit parang ganyan ka? Kahit sino ka nang magsalita. Doon, pinalayas ako sa boarding house niya. So yun, pagkatapos nun, sir, ako, pinalayas ka, tapos na? Doon na, wala na. Isa pa, sir, meron pa. Nagkasunduan na kami, pumunta yan sa bahay, yung wala na, may mga sa online, nagpo-post na FB, magpahayaan. Pumunta siya sa bahay, nag-agree na kami, so walang post sa FB. So kahit mga magulang ko, mga cousin ko po, mga tito ko, tita, alam nila yon kasi witness sila. Then, yun po ang agreement po namin, sir, na hindi na po magpahiyaan sa FB. So wala. Ngayon, nag-post na naman siya. So nahiya naman po ako, sir. Okay, ano po yung papahiyaan sa FB? Lahat, full package daw, sir. Sabi niya, full package daw. Wala, hindi daw, irresponsible daw ako. Walang silbi, no values. Lahat yun, sir, nang dahil lamang sa saing. Yes po, sir. Dahil po sa saing. Basahin ko po, sir. Oh, sige po. Walang respeto. Liar daw ako, bakakon, sabi niya. Bakakon, liar. Oh, dahil hindi ka marunong magsaing. Oh. Baka naman, nung kinasal kayo, isa sa mga reason kung bakit niya pinakasalan ka, dahil sinabi mo, magaling ako magsaing. Tapos nalaman niya, hindi ka pala marunong magsaing, hiniwalayan ka niya. Na-turn off. Sabi naman, ang partner niya sa inyo ay saing. Oo, sir. Sa totoo lang, sir, ha, yung mga project niya sa DOH, ako pa yung nag-i-encode niyan. 2 a.m. pa ako matutulog, 3 a.m. Yung wala siyang sweldo, naghihiram yan sa akin. Kahit wala akong trabaho, pinahiram ko. Parang ako naman yung guilty. Magandang hapon, Miss Jing. Magandang hapon po. Ma'am, nang dahil lang mang sa saing, nasira po yung kasal ninyo? Totoo ba yun? Sir, yung sa kanya po, isang side lang po yung sa sinasabi niya, isang side lang po ng storya. Okay, sige po. Ano yung buong storya? Before po kami nagkakilala, marami po akong katanungan sa kanya. And then, yung iba, sagot na. Tapos nung nalaman po,
sinabi ko sa kanya na ano, ganito ka pa pala, so dapat mag-asawa na tayo. Wala naman kung ibang panghiling sa buhay ko, kundi. Pakisabihin nga si Mrs. na maghanap ibang location. Sir Anthony, may explain si Mrs. pero hirap kong maintindihan. May konti ako na intindihan doon na para bang bago kayo magkasal, marami ka mga sinasabi sa kanya na hindi naman pala totoo nung kinasal na kayo. Parang ganun po yung dating sa akin. Bakit yun po siya napapayag na pakasalan po kayo? Sabi niya sir, before sir, kahit yung parents niya, mismo siya din, tulungan daw nila ako, maglo-loan daw sila, ganun, para makapasok ako ng trabaho. Ganun po ang sinabi sir, yung mga promises po niya sa kanya sir. Sir, ang tanong ko, ano po yung reason niya bakit siya pumayag na pakasalan ka? Siyempre, may dahilan naman po talaga tayong lahat, lalo yung mga babae, kung bakit siya pumayag na magpakasal kay lalaki. Oh, sabi niya sir, ito si Mrs. ko sir, single mother kasi ito eh. Okay. Sabi niya nga, gusto ko na magpakasal, ayaw ko nang ma-broken family yung anak ko, sabi niya. Oh, sige. Okay. Parang okay. Oh, siya pa nga gumagasto sa kasal sir eh. Okay. Pinakasalan niya ako. Opo. Iyon po ang totoo sir. Hello po ma'am, magandang hapon. Mrs. Bermudo, sabi mo, yun yung one side ng storya, yung salaysay ni Mister. Ano po yung salaysay po ninyo ma'am? Sir, yung salaysay ko po kanina, sinabi ko po sa kanya before kami kinasal, kasi buntis po ako before kami kinasal. Sino po nakabuntis sa inyo? Si Mister din? Opo. Tapos ma'am? Sabi ko sa kanya, wala naman akong ibang pinangarap sa buhay, kundi yung pamilya na peaceful at happy, yun yung sinasabi ko sa kanya. Kasi ayaw kong magsayang ng buhay, ng oras, kung wala din namang patutunguhan. Sabi niya, responsable ako, sabi niya sa akin, ito okay, naniniwala naman ako doon. Pero nung kalaunan po, nakita ko po yung mga ano niya, yung mga ginagawa niya. Sinabihan ko po siya, bakit mo yan ginawa, ganyan, hindi yan tama, ganito yung dapat mong gawin. Kung gusto mo na yung buhay natin maging hawa, kasama yung anak natin, dapat mag-change ka. Okay. Yun yung sinasabi ko sa kanya, like sinasabihan ko siya na kayong dalawa ang maglilinis ng bahay, magtulungan tayo. Magsaing din? Oo, opo. Okay. Kasi yun din naman yung pinagugutan ko ng... Ma'am, sandali, ma'am, kasigit, ma'am. Saing is life. So lahat ito nang dahil sa saing. Nabanggit mo na sa akin lahat ng mga hindi mo gusto sa kanya. No? So nagsilitawan itong mga negative kay sir. Okay? Now, lahat ito, in a span of 24 days, nakita niyo po yung mga negative side niya, yun po yung reason kung bakit umayaw kayo pang 25th day. Tama? Ng inyong kasal. Nilayasan niya ako ng dalawang beses. Doon sa 24 days na kasal ninyo? Doon sa bahay nila, hindi pa kami kinasal, naglayas siya. Hindi pa kay kinasal, naglayas siya. So ba't mo pinakasalan pa rin? Eh yun pala. Ngayon siya yung pumunta doon sa bahay. Sabi niya sa akin, gusto mo ng buong pamilya. Sabi niya, sabi ko, syempre naman. Okay. Kaya yun, sabi niya, hindi ka ba sa akin magsusorry? Ba't naman ako magsusorry sa'yo na ikaw man yung maglayas? Napag-isipan ko baka mag-change siya. Okay, magbago. Kaya tinanggap okay. ko siya ulit. Okay, ma'am, naglayas siya bago kay kinasal. And then, inisip mo baka magbago siya, hindi na siya maglalayas. So, naglayas siya, hindi nga maganda yon. Kaya, naka-turn off yon, na-turn off ka doon. Then, humingi siya ng sorry sa'yo, pero pinakasal mo pa rin siya. Now, nung kinasal na po kayo, naglayas pa rin ba siya? Hindi na. Naglayas pa rin po siya. Ah, inulit. Okay, yun lang. Layas boy pala ito. Layas is life, para kay sir. Okay. At bakit siya naglayas? Sabi niya, ayaw niya yung inuutusan siya kasi ano sa buhay niya, lumaki siyang isang hari. Hari? Yun maski, oo. Yun yung sinabi niya sa akin. Tinawag pa nga niya akong maid, helper. O, ayusin mo yan, helper maid. Tinawag kanyang maid? Opo. Alam niya ng mga kapatid niya, sinumbong ko siya. Pinagalitan yan siya ng mga kapatid niya. Nako po, sandali lang po, ma'am. Sir Serge. Opo, Sir Rocky. Hindi ata, misis ang kailangan mo ata kasambahay. Actually, sir, hindi ako eh. Ito po, sir, ah. Yung time na yun, nag-joke lang. Hindi kasi, maseryoso yun si Casey yan eh. Hindi yan ma-joke siya eh. Hindi ko alam bakit galit na galit siya na. Lagi niyan, kahit aalis ako. Para, kasi
Sat-sat ng sat-sat, eh, alis naman ako ng ibang lugar. Alis naman ako. Susunod-susunod pa rin. Sat-sat ng sat-sat. Kahit mga ano yan, sir, mga sani, mga damit niya, sir, pinaglabhan ko man yan, sir. Kahit stress ako, bago lang pa ako nagpa-relax pagkatapos lang ng exam ko. Alam mo, sir, ma'am, sa nakikita ko, talagang hindi kayo pwede magsama para kayong tubig at langis. Bakit kanyo? Ikaw, sir, gusto mo yung palabiro ka, masayahin ka, eh, siguro yung joke mo, wala sa timing at hindi gusto ni Mrs. masakit para sa kanya, eh, talagang sasabog kayo. Siguro, bago ka mag-joke, tansyay mo muna si Mrs. mo kung pwede ba yung joke na yun, o kung siya ba yung taong kayang magtumanggap ng joke, dahil maganda yung joke. Kailangan natin sa buhay natin yan. Pero may mga tao namimili ng mga joke na gusto nilang mapakinggan. Sa tingin ko, sir, sorry, sir, sa tingin ko mukhang childish ka, sir. Ngayon pa lamang, sir, nakita ko parang medyo immature ka, sir. Sorry, sir, ha? Medyo may pagka-immature ka. Tinitingnan ko kayong dalawa. Ito, mga viewers nanonood. Ang tingin ko sa inyo, si Miss is very matured. Seryoso siya. Ikaw, sir, parang pabunjing-bunjing, petix-petix lang yung style mo. Hindi nga, sir. Tingnan mo. Tingnan yung mga viewers. O, tingnan yung mga subscribers. O. Si Mrs. is very serious in life. Ito si sir, happy-go-lucky. So, anong gusto niyo mangyari ngayon, sir? Sir, hindi ko nga alam, sir, eh. Bakit naging ganito to? Sabi niya sa akin, sir, na ano, sir, responsable daw ako sa anak ko, which is hindi naman totoo talaga, sir. Paano kayo maging responsable sa anak niyo? Hindi pa naman ang anak si Mrs., di ba? Hanggang ngayon, buntis pa rin. No, sir. May illegitimate child po ako, sir, na sa akin, sir. Ah, anak mo yan. Oo, sa iba. Okay. Nag-iiyak nga ako sa Facebook, sir, eh. Kahit hindi totoo, sir. Hindi ko alam. Ako nga nagpalaki niyan, sir. Sir, ilayo natin yung bata. Hindi kasali dito yung bata. Sir, pag-usapan natin sa inyong dalawa. So, ano gusto mo mangyari ngayon, sir? Makipagbalikan kay Mrs. at humingi ng sorry. Opo, sir. Okay, sige, sir. Ayan, sir. Kausapin niyo na po si Mrs. Ayan, nanonood po siya at nakikinig. Go ahead po, sir. Sorry kung nasaktan ka. Sorry kung hindi ako nakapagsaing ng early kasi nagjajag ako. Yun lang naman yung problema, eh. Wala namang, ano, wala namang iba. So, ano, mga decision mo. Kasi, decision mo ako, pinapalayas mo ako. Decision mo na iniwalayan mo ako. Ako, sir, makapagpatawad naman po ako sa kanya, sir. Pero ganito lang po yun, eh. Ang gusto ko ng peaceful na buhay, ng masaya, walang stress. Kahit ano po yung balansi ko sa aming dalawa, sir. Magkaiba kami ng pananaw sa buhay. Magkakaiba yung paniniwala namin. Siya, hindi siya naniniwala sa Diyos. Ako, naniniwala ako sa Diyos. Para sa akin, ang pamilya ang pinaka-importante. Iwan ko sa kanya kung ano yung perception niya. Ayoko na po talaga na husband and wife kami. Gaano kayo katagal na magkakilala before na kayo magpakasal? 2 months po. Wow. 2 months. Ang bilis nga naman. So in a span of 2 months, nakapag-decide kayo, pwede na kayo magpakasal. So doon sa dalawang buwan na yon, hindi pa kayo nagkahulihan ng bawat isa ng mga ugali. Sana po doon sa 2 months na yon, nahuli nyo na yung isa't isa, yung mga ugali niya na hindi maganda, yung mga strength, weaknesses niya, etc. etc. Yun po yung sana, bago kayo magpakasal. Kasi po, ito po ang kasabihan ng mga matatanda. Yung pagpapakasal, hindi yan parang mainit na kanin. Pagsubo mo, napaso ang dila mo, idudura mo agad-agad. Parang ganun po yung nangyari sa inyo. Ma'am, it will take time. It's very normal sa bagong kasal na mag-aaway-aaway, magtatampuhan. Diba? Pero in your case, nandun pa lang dapat kayo sa honeymoon period, pang! Sabog na agad. Sige, sabihin natin, mabilis po mga pangyari dahil matured kayo. Ito medyo childish. Pero ma'am, dapat, pinakasalan mo siya, eh. Medyo mag-adjust po kayo. Nagpakasal kayo sa isang childish, eh. Pinili mo yan, eh. Di ba, ma'am? O, tingnan mo si sir, oh, naka-smile lang. Oh. Yan ang gusto ko kay sir. Magandang outlook ni sir. Oh. Oh. Si ma'am, serious. Ilan taon po kay Mrs.? 31 po. 31. 32. Mag-32. Kayo po, mister? 27 po, sir. Konti lang. Pero si Mrs. very matured siya compared dito kay sir. So, ma'am, kayo po ay buntis, tama? Opo. Okay. Kabuanan ko na po ngayon. Kabuanan. Okay, isa pang tanong, ma'am. Kayo ba'y sinasaktan nito? Physical and mental abuse, meron po siyang ginagawa sa inyo ng ganon? Opo. Wala po siyang suporta sa akin ngayon. Okay. So, hindi siya nagsusuporta. Tapos, yun po yung mental abuse. Ika nga. Siya ba yung babaero? Hindi, ma'am? Naman po. Okay. Ma'am, kung hindi kanya sinasaktan, maliban lang hindi nagsusuporta, para sa akin, sorry, ma'am, ha? Sinasaktan medyo po niya, sir. Sinasaktan ka? Anong klase pananakit? Anong? Sinasaktan niya po ako, sir, physically. Ah, eh, hiwalayan mo. Anong pong klase pananakit? Nung nag-argument po kami dalawa, hinawakan niya po yung dalawang kamay ko na mahigpit. Tapos, pinulak niya po ako hanggang sa napunta po ako sa padersa. Sabi niya sa akin na ano, gusto na daw niya ng annulment
sabi ko, maghintay ka lang kasi mag-ipon muna ako para sa anak natin. Sabi ko, nasasaktan ako at nasasaktan din yung dinadala ko ngayon. Kaya yun, binitawan niya, sir. Tapos, muntik pa niya akong hampasin ng helmet. Man. Okay. Nakita ko na. Hindi na alam ng mga parents ko, sir. Pero dito ko lang po yan sinasabi. Kasi ayaw ko yung, ano, yung magka-problema yung pabili ko. Well, ayaw ko yung po yung makita nila sa lolo ko. Sir Anthony, hindi ko po yan sinasaktan sa physical, sir. Hindi po, sir. Hindi po ko talaga sinasaktan. Isa pa, sir. Excuse lang po niya yan, sir, kapag ano po, sir, yung hindi ako nakasuporta. Siya nga nakipaghiwalay eh. Much better naman po yung future namin kasi nakapasa ako. Incoming na po ako apply for BFP. May magandang plano. Sir, excuses lang po niya yan, sir. Okay, so sandali po ha, Mr. Bermudo. Ano po yung sa palagay mo, sa damdamin mo, sa isip mo, ang talagang dahilan? Kasi sir, wag mo nang gamitin yung saing, mababaw po yun. Napakababaw. Okay, sa inyo pong palagay, sa inyo pong kutob, ano po yung dahilan kung bakit kayo hinihiwalay ni Mrs. sa napakaiksing panahon simula nang kayong ikasal? Sir, ito po sir, oh, before kami kinakasal, sir, sinabi niya sa akin nga, I love kids, bahala wala akong mister, ganun. Ganun po yung sinabi niya before sa akin, sir. Parang ano lang, yun, nabuntis siya sa akin, kinakasal kami. Then akala ko, baka ito na, kasi kinakasal nami. Sandali so, lamang, sir. Wait a minute. So, ang gusto mong palabasin, gusto lang ni Ma'am magpalahi sa'yo. Siguro, ganun, sir. Ano ka, royal blood? Ano ka, hybrid? Eh, sir, siya nga naggasto sa kasal, sir, eh. Hindi nga ako. Eh, napakaswerte mo, pretty boy. Wow. Wow. Totoo ba, Mrs., kayo ang gumasto sa kasal nyo? Opo, sir, pero yung hindi niya alam ko na yung kapatid niya may binigay sa akin kasi siguro ayaw ng mga kapatid niya na ipasabi sa kanya na nagbibigay sila, pero nagpapasalamat po ako dun sa kapatid niya na kahit papano, tinuring akong pamilya, tapos nagbibigay po sa akin. Ma'am, tinatanggap mo ba yung pagsusori ni sir? Makipagbalikan sa inyo? Makipagbalikan. Sir, meron po bumubulong sa inyo po? Sino po yung nasa tabi nyo? Kayo po ba dinidiktahan, Mrs.? Hindi po, sir. Hindi, kasi meron akong narinig na bumubulong sa inyo. Ma'am, dapat you have to make your own decision. Kasi pamilya ang pinag-usapan dito, marriage. So wag ko kayo magpapadala sa mga sabi-sabi ng kahit na sino, whether parents mo yan o kapatid mo yan, you should decide. This will be your future. This is a make or break for you. Sir, napapatawad ko po siya, sir, pero makipaghiwalay na talaga ako sa kanya, sir. Sir Anthony, si Sir Anthony, nakagalong pa talaga. Sir Anthony, pinapatawad ka na lang daw, di ang gawin mo, maglahi ka na naman sa iba. Parang ganun kasing pinapalabas mo. Parang isip nitong si lalaki, pretty boy siya eh. Ano sabi mo? Sige. Ha? Ano? GGSS, sir. GGSS. Gwapong-gwapo sa sarili. Ma'am, seryoso na ma'am. Bakit ma'am hindi mo maiconsider yung bang the fact na bago lamang kay kasal at nasa adjustment period kayo na pwedeng pagtsagaan mo muna itong si sir, make things work out for the sake of sir, your child na dinadala mo ngayon. Kasi sabi mo, sir, sinasaktan ka niya, sabi niya hindi naman daw, at kung yan ay dahil lamang sa saing, which is very mababaw, baka pwedeng i-reconsider mo yung iyong desisyon at subukan mo ma'am for another 1 month. Ngayon, kapag pinagbuhatan ka niya ng kamay, 1 second, alis ka na. Sir, mahirap po kasi makisama sa taong walang Diyos. Hindi ba siya niniwala sa Diyos? Hindi po. Wala ka bang Diyos? Baka Diyos-Diyosan yan. Talaga, sir. Choir nga ako sa, ano sir, sa church namin before, sir. Ngayon, choir. May anak akong inaano. Oh. Kung hindi pa ako naniwala, sir. Sandali na bang, importante to. Pareho bang inyong reliyon? Huwag nyo nang bagitin yung reliyon nyo. Magkaiba kayo. Apo, apo. Magkaiba po. Yun ang isang problema. So, ma'am, kung magkoconvert si sir sa reliyon mo, yan ba yung magpapabago ng isipan mo? Wala siya reliyon, sir. Sabi ng mga ma'am, you're listening but you're not hearing me. Ang sinasabi ko na ngayon, I'm trying to make things work for the both of you. Paano ma'am kung makumbinsi ko itong si mister na magpa-convert sa reliyon mo? Payag ka ba? Okay ba yon?
Sir, ipaghiwalay talaga ako sa kanya, sir. Kahit na kasi kanina sabi mo, akala ko reliyon ang problema or God is the problem because he doesn't believe in God. Pero sabi niya, reliyoso siya. Ngayon, ang dare ko sa'yo, challenge ko sa'yo, kung siya ay lilipat sa reliyon mo, kung ano man yung reliyon mo, then, siyempre, kaya ka nandiyan sa reliyon mo dahil you believe in God. So, maalis na yung inyong isipan na siya hindi naniwala sa Diyos kasi converted na siya sa iyong reliyon. Ayaw mo pa rin? Sir, ayaw ko pa rin. Ano sabi naman netizen? Ako, naiintindihan ko si Mrs. lalo na ngayon nakabuanan niya na sa stress yan. Yan si Mrs. kasi ini-expect ni Mrs. na mamahalin at aalagaan siya ni Mr. Kaso iba naman ang nangyayari. Jess Basco. Aba, hiwalayan mo na yan hanggat maaga, hindi pang habang buhay si boy. Jamie Moore. Hindi pa ready si husband Bermudo sa buhay may asawa. Chill lang siya habang si Mrs. ay seryoso sa buhay. Okay. Edgar Seya. Maski sino makaka-react ng ganun, pero di naman niya itinuloy ang pananakit. Galit siya, normal na reaction yun. Okay. Para kay Mr. naman yun. Opo. Okay. Shin Shu. Naku po, Sir Idol, annulment na nasa bibig ng isa. Baka po nawala na rin po ng tiwala. Jean Donato. Ang babae, hindi yan makikipaghiwalay kung hindi siya sinasaktan. Mm-hmm. Okay. Anerot, pagkabuanan na niya, it means na buntis na hindi pa sila. Casey, yam-yam, parte ng buhay yan. Minsan, nagkakasakitan, walang perpektong pagsasama. Totoo naman. Walang perpektong pagsasama, pero you can make it close to perfect kung ang bawat isa ay magpapasensyahan at makukuha ng kiliti ang bawat isa yung bang sila ay magbibigayan. The marriage is a two-way street. Kailangan may time na yung isa, pag mainit, yung isa kailang malamig. Tumaas ng boses yung isa mababa ang boses. Then, after that, yung isa naman tataas, yung isa naman bababa. Ganun po yan. Exactly. Parang stoplight din po yan. Pag nasa green yung isa ay nasa red. So, pwede magguto isa. Magdadadakdak siya, magbubunga nga siya, habang naka-red tong isa, tahimik siya. Pagkatapos, yung isa naman mag-green, red naman to isa, tahimik naman para pwede na sila magdiskusyonan. Hindi pwedeng sabay sa sabog yun. Sir, mukhang ayon na talaga ni Mrs. Depende na po niya yan, sir. Wala na tayong magawa, sir. Oo po, sir. Alright, so we did our best but our best wasn't good enough. Sabi pa nga ng linya ng isang kanta. Okay? Pasensya na po, sir. Okay. Meron kang okay po, sir. Huling gustong sabihin kay Mrs.? Okay. May sabi lang po ako sa kanya, sir. Kapag meron na po yung bata, sir, exchange na lang kami kung ano. Ano exchange? Kasi, exchange? Yung lipat-lipat lang yung bata kapag nanganak na siya. Okay, okay, sige. Okay, madali naman yun. Sige, yun lang. Okay. Opo. Sige, Mrs. Ma'am, ano pong uli niyong mensahe kay Mister? Sa akin lang po, maging ano po siya sa dalawa niyang anak, maging responsable siya, tapos hanggat makakaya po na mag-change na po siya ng attitude niya para sa susunod na karelasyon niya, hindi na po ano mamumroblema. Alam ko naman po na hindi ko naman sinasabi na ano siya, isa siyang masamang tao. Pero ang sa akin lang naman na yung mga bad attitude niya, kasi marami yun, i-change na po niya, tapos iwasan na niya po yung ano, yung social media niya na palagi siyang magpo-post sa Facebook, yung ganun. Kahit pa nung hindi pa kami nagkilala, ganyan na talaga siya. Kaya nga may ano siya, may mga conflict before. Ibig sabihin keyboard warrior to. Anyway, sige. Okay, with that, ang sasabihin ko po sa inyong dalawa, good luck to the both of you, Mr. and Mrs. Bermudo. Saan man kayo makarating, God bless you both.